Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito pong ating weather update ngayong araw, November 27, 2021. Kung mapapansin nga po natin yung ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang dito po nga yan sa Southern Luzon. At habang yung ating shear line naman ay nakakaapekto po yan dito sa may extreme Northern Luzon. At kung mapapansin nga po natin meron po tayong isang low pressure area pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Next 2 to 3 days, may posibleng sama ng panahon or mahinang bagyo na mabubuo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayun po yan sa European Centre. At ito po ay hindi pa naman po inaasahan na papasok sa ating bansa. Kung mapapansin nga po natin sa satellite image, ito nga po yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. Dito po sa extreme Northern Luzon, makakaranas po tayo ng masungit na panahon. At may mga kalakasang pag-ulan. Dito naman sa may Northern Luzon, sa may Apari, sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, makakaranas tayo dyan na mahina at panandali ang pag-ulan lamang. Dito naman sa may parte ng Tugigaraw, Isabela, makakaranas po tayo dyan ng makulimlim na panahon at malamig na panahon dahil po yan sa ating amihan. Makakaranas tayo dyan ng posibilidad na isolated rain shower. At pagdating naman po dito sa may Metro Manila, magiging makulimlim po ang ating panahon dahil po may mga makakapal na nakaulapan at may posibilidad din po yung ating localized thunderstorm. Dito naman sa may Mindoro Province, ganun nga rin po dahil meron tayong makakapal na kaulapan na malapit na nandito po sa ating Philippine Sea. At dumako naman tayo sa Bicol Region kung saan nga po magiging maayos naman ang lagay ng panahon. Iba yung pag-iingat pa rin sa posibilidad na bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman po tayo sa may Visayas kung saan nga nakaka-apekto ng matindi itong ating ITCZ. Kung mapapansin nga natin, makakaranas po ng mga pulupulong pag-ulan dito po sa may Tacloban at ilang bahagi po yan dito sa may Silago, sa may Cebu City, sa may Bohol. Makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan. Pero dito po sa ilang bahagi ng Visayas ay magiging maayos naman ang ating panahon. Dumako naman tayo sa may Mindanao kung saan nga po makakaranas din po ng mga posibleng malalakas na pag-ulan. Dito po yan sa Kabadbaran, sa Bislig, sa may Davao, sa may General Santos City, sa may Sarangani at maging dito po sa Dipolog at Zamboanga City ay makakaranas po tayo ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Sa may Palawan naman, kung saan nga po may makakapal na kaulapan, makikita natin makakaranas pa po tayo dito ng mga pag-ulan. Kaya yung mga ating mga kababayan sa may Palawan na lalabas ng bahay, magdala na po tayo ng ating mga payong. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga natin, by November 28, dire-diretso po tayo makakaranas ng pag-ulan at mapapansin natin magkakaroon na po ng low pressure area sa labas ng ating bansa. By November 29, makikita po natin yung ITCZ pa rin na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa at ang low pressure area po natin ay andito po sa parte ng Guam. By November 30, mapapansin natin posible na nga po mag-intensify into tropical depression itong nasabing sama ng panahon sa labas ng ating bansa at magkakaroon tayo ng low pressure area dito po sa may extreme Northern Luzon. And pagdating naman po ng December 1, ito nga po, isa na nga pong ganap na bagyo. Ito nga nasa labas ng ating bansa. At kung mapapansin natin, magkakaroon din, posibleng magkaroon pa tayo ng low pressure area dito po sa eastern section ng ating extreme Northern Luzon. At kung mapapansin natin, by December 2, ito nga po ay posible pa mag-intensify or lumakas itong bagyo sa labas ng ating bansa. At muling lalakas po yung ating amihan at yung ating shear line na aabot na po yan hanggang dito sa may eastern section ng Visayas. Then pagdating po ng December 3,
Habang lumalakas po yung bagyo sa labas ng ating bansa, ito naman po ay papalayo at yung amihan naman natin ay patuloy na lumalakas ang pagbuga ng malamig na hangin. At mapapansin natin, nahabot na po sa may Mindanao yung ating shear line at makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan, lalo po dito sa Palawan. Pero yung extreme northern Luzon hanggang northern section ng ating Visayas ay makakaranas po ng malamig na panahon dahil po sa paglakas ng ating amihan. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data para po sa minomonitor natin sa manang panahon. Manatili pa rin po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa mga posibilidad na pagbabago nitong nakikita natin sa ating advanced weather forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.